Catholic Bishops Conference of the Philippines Committee on Basic Ecclesial Communities sa mga panawagan kay Pangulong Duterte para i-veto ang kontrobersyal na anti-terror bill. Sa isang pahayag, sinabi ng CBCP-BEC na merong mga probisyon ang panukala na makasasama sa ating karapatan bilang mga mamamayan. Kasama rito ang pagbibigay ng kapangyarihan sa sinumang military o law enforcement agent na makinig o magbasa ng pribadong komunikasyon ng isang pinaghihinalaang terorista na labag daw sa right to privacy. Tutol din ang grupo sa pag-aresto ng walang warrant kung saan maaari pang madetine ang suspect ng hanggang 24 na araw nang walang isinasampang reklamo. Punto naman ng Integrated Bar of the Philippines o IBP, posibleng labag umano sa saligang batas ang nasabing mga probisyon ng panukala. Sabi ng IBP, alam nilang kailangang protektahan ang mga mamamayan laban sa terorismo, pero kailangan daw itong naayon sa mga safeguard na nakasaad sa konstitusyon. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, sinusuri na ng Malacanang Legal Office ang kontrobersyal na anti-terror bill. Tiniyak ni Roque na masusi itong pag-aaralan at sasabihan ng Pangulo kung merong probisyong kailangang i-veto dahil hindi naayon sa saligang batas. Ayon sa mga nagsulong ng panukala sa Kongreso, ipinasa nila ang anti-terror bill dahil kailangang palakasin ang batas laban sa mga terorista at terorismo dahil hindi sapat ang kasalukuyang Human Security Act.